Ayun po ang susunod na magsasalita. Wala pong iba ang ating Senator Honorable Wig Gatchalian. Magandang hapon sa inyong lahat at alam niyo po first time ko na makatapak po dito sa inyong provincial capital. But hindi namin first time na magkakilala po ni Governor Cagas. Magkasama kami ni Governor in 2001 when we were a congressman. At that time, magkasabay kami in the 12th Congress. Tapos after one term as mayor po ako, si Governor Dinovino to finish your term. And then, nagkasabay naman kami ni Congresswoman Zini Gaga in 2013. Nung ako natapos ko yung term as mayor, then I ran for Congress. At nagkasabay naman kami. That is the 16th Congress. So, it's good to see Governor again. Matagal na po kami hindi nakikita. I think, on enough, we see each other on enough occasions. But it's good to see you, Governor. And I think your son at one point was my brother's colleague in Mark. Congress, si Mark. No, and si Rex, yung congressman si Rex, magkasama siya ng kusina. So yung family mo natin, ilan daw ba? Almost 18, 19 years that has interacted with each other. Ito pong bisita ko dito, medyo nakakalungkot dahil ay pagbisita po natin ay sa ang dahilan po ay dahil sa isang baluang trahedya. Pero ang gusto ko namin ipamuli po sa mga kababayan natin dito sa Davao del Sur ay nandito kami bilang inyong mga kapatid, inyong mga kaibigan. Nandito kami para kahit papano ay makatulong po sa mga naranasan po ng ating mga kapatid dito po sa Davao del Sur. Itong financial assistance po ay nagmula po sa aming syudad. Of course, sa pamumuno po ng aming Vice Mayor, si Vice Mayor Lori. At ito sa our relationship, sabi ko, hindi natin pwedeng makalimutan yung mga kaibigan at kapatid natin dito sa Davao del Sur. It's a small amount, but I think what is important is the love and the love and the sincerity to really help our brothers and sisters here in Davao del Sur. On top of that, ako po ngayon ang chairman ng Education Committee in the Senate. And sa pag-ikot ko kanina, nakita ko lahat ng evacuation center, halos lahat sila yung mga schools. So we took note of the number of school buildings that were damaged by the earthquake at kinuha rin namin yung mga contact persons. And I would really like to request the Mayor Fernandez and Councilor Fernandez to give us a list of damaged classrooms. So, meron po kayong mga damaged classrooms. Ibigay niyo po sa akin at dala pa ng Mayor so that I can assist in following up with that list. I know for a fact that the Fed has standby funds for this type of occurrences. And importante lang, alam niyo naman sa national, importante na ma-follow up at tulak para mabilis po yung action. At come 2020, we're now in the process of deliberating the 2020 budget. We will make sure that the funds that is required to rebuild the classrooms will be in the budget. So importante po na kuha namin yung list para makatulong po kami sa pag-follow up ng mga classrooms. At kung meron pa mo pa ng ibang may tutulong sa inyo, again, we're not, hindi po rin nyo kami mga kapatid dahil matagal na kami ni COVID. It's a long time, 18 years. Turing nyo kami mga kapatid, huli nyo. At anything that we can do to help, just let us know. Thank you for the warm welcome. Thank you. Salamat po sa